Para tawagin ko ang isang lalaki bilang kaibigan, dapat pantay sa akin sa lahat ng aspeto. Sa buhay, hindi kaugnay ng katayuan o uri ng tao ayon sa itinakda ng tao, may mga taong, sa kanilang likas na katangian, ang nagbibigay buhay sa mundo. Sila ang tunay na elite, ayon sa gintong alituntunin ng sansinukob. Sa mundong ito, may mga taong isinilang na parang susi na nagpapalipad sa mundo at nag-e-exist, na walang koneksyon sa hierarkiya ng lipunan na itinatag ng tao. Para sa aming pagpapakasurvive, kailangan naming isugal ang aming buhay sa labang ito, at ang mabuhay ay ang manalo. Hindi ko isusuko ang aking pangarap. Kahit marami ang nakakamit ang kanilang mga pangarap mag-isa, may ibang pangarap na parang malalaking bagyo na naglalayag, pumipilay sa daan ng daan, libu-libong pangarap. Ang mga pangarap ay nagbibigay buhay sa mga tao at maaaring magsara sa kanila sa hirap. Ang mga tao ay nabubuhay at namamatay ayon sa kanilang mga pangarap, ngunit matapos itong iwanan, patuloy pa rin itong nanunumbalat sa kanilang malalim, malawak na mga puso. May ilan na wala nang nakikitang iba kundi ang buhay at kamatayan, sila ay patay na, sapagkat wala silang pangarap. Sa aking palagay, ang tunay na kaibigan ay hindi umaasa sa pangarap ng iba. Ang isang taong may potensyal na maging tunay na kaibigan ay dapat makahanap ng kanyang dahilan para mabuhay ng hindi ko tinutulungan, at dapat niyang ilagay ang kanyang puso at kaluluwa sa pagprotekta sa kanyang pangarap. Hindi siya mag-aatubiling lumaban para sa kanyang pangarap, kahit laban sa akin. Para sa akin, ang tunay na kaibigan ay isa na pantay sa mga kondisyong iyon. Nabubuhay ba siya sa kanyang mga pangarap at kamatayan, o ang kamatayan ba ang katapusan ng mga pangarap? Ang isang kaibigan ay hindi lamang sumusunod sa pangarap ng iba, isang kaibigan ay maghahanap ng kanyang sariling dahilan para mabuhay. Ang kamatayan sa labanan ay dumadating kahit ano ang iyong antas, royal man o karaniwan, ang talunan ay dapat mamatay. Sa libu-libong mga kasama at 10,000 mga kaaway, ikaw lang ang nakapagpabura sa akin ng aking pangarap. Nakikita ko iyon. Ang pangarap, iyon ay isang bagay na ginagawa mo para sa iyong sarili, hindi para sa iba. Wala akong nararamdaman na pananagutan sa mga kasamahan na nawalan ng buhay sa ilalim ng aking komando dahil pinili nilang lumaban. Sa bawat laban, tulad ng pinili ko ito, ngunit kung mayroong isang bagay na magagawa ko para sa kanila, isang bagay na magagawa ko para sa mga patay, iyon ay ang manalo.
kailangan kong manalo upang matupad ang aking pangarap, ang parehong pangarap na kanilang hinawakan at inilagay sa panganib ang kanilang buhay. Upang maabot ang aking pangarap, aakayin ko ang aking sarili sa tuktok ng kanilang mga bangkay. Ito ay isang pangarap na may dugo sa kalaunan. Wala akong pagsisisi o pagkakasala dito, ngunit ang isang pangarap na ilalagay sa panganib ang libu-libong buhay habang hindi ko man lang inilalagay ang aking sarili sa peligro, hindi ito isang pangarap na madaling makamit. Salamat sa pagsubaybay.